Tapos, minsan ayoko nang, ayoko tingnan kasi masakit piril sa magulang. Opo. Na may kikita mong nagaganyan yung anak mo. Na hindi mo alam, lalo na may mga maliliit na bata, wala man din pa kumaitulong. Sa pagtulong ay lagi mo siyang maaasahan. Isa din siya sa ating kalingap, na hangad tumulong din sa mahirap. Nelson Blanc. Ayun mga kalingap, isang magandang araw po sa ating lahat. Yan po. At welcome po sa ating munting channel, Nelson Vlogs po mga kalingap. So today's vlog po mga kalingap, puntahan po natin sila Lance, yung pong nanay nila, pinakulong ng amo po. Yan. Napagbintangan po siyang nag-withdraw. So yun, at ngayon pupuntahan natin po sila mga kalingap. Maidala po tayong, yan po, bumili na rin po tayo ng gatas para sa bata, yung maliit na bata, si baby. Saka diaper po, at saka yung mga... At konting grocery po, mga kalingap lang. Salamat. Tao po! Tira tayo. Nay! Magandang... Magandang tanghali! Kamusta na po? Ito po, parehas kami nung... Nung apo po may ano na galing-galing. Sino yun? Si baby? Siya, ah, nagtae? Kagagaling lang po. Ano po pala yung nanay niya? Nakalabas asan na po? Ah, nakalabas na. Yeah. Hello po ate. Ah, wala pa po. Kailan nakalabas po? Si Sen. Ah, buti na lang. Ano na siya ng ano kasi yung sa kalagayan niyang stroke. Oo nga po. Kamusta po ate? Ano pangalan niya ate? Yung epilepsy niya. Aurelin po. Aurelin. Ito na yung medal po akong kuno. Hindi, ikaw magtanggap po. Ayan, kamusta? Buti pinalabas ka na nila, no? Sinanong po sa salamat kanya. Po. Kaya niyo buhatin? Kaya yung isa lang, sir, na kamay ang ano niya, yung ganyan yung katawan. Ay, kalahati katawan ang na-stroke? Oo po, tsaka yung paa, sir. Yung paa? Bakit sa paa? Ano siya din po yung paa niya, kalahati. Ay, yung kalahati. Po. Hindi makagalaw. Yung naiyaan naman po na yakbang niya. Nahakbang niya. Buti pinalaya ka, no? Papatulpo sana. Ang dami pong nagko-comment po eh, kawanta sa tulpo. Nababasa nyo? Hindi, sir. Hindi kami nakakalap kasi isa lang ang sir po namin, sir. Ginagamit pag-school. Nakakatawa nga, sir, kasi yung kapatid ko, binigyan ako ng, binigyan ng pang ano, binigyan siya ng panggatas. Gandang tanghali po tayo. Binigyan siya ng pang ano. Panggatas? Oo, binigyan siya ng 1.5. Binigyan siya. Buti naman. Tapos yan yung gamot niya nga po ang inaano namin at wala na naman yung pang-impilipsy niya. Ay, wala na naman po yung gamot. Hindi na nagkakaano yung pang-impilipsy niya. Naglakad nga po yung kahapon, maghapon sa ano. Saan? Higin niya ng tulong sa doon, tulong. Higin niya ng tulong? DSWD po. Naghihingi siya, ay wala pa daw pong, ano anak sabi sa iyo? Wala pang pundo. Pundo? Wala pang pundo? Pundo. Ano, pambili mo ng gamot mo? Para sa epilepsy? Dalawang beses po iniinom ko yun po ay. Dalawang beses? Pag umiinom ka ng gamot, hindi ka na sinusumpong? Hindi ka sinusumpong. Ito po yung isang anak niya. Oo nga. Si Lance. Asan si Lance? Nag-i-school po. Ah, na-school. Na-school lang. Dito. Opo, dito na ako. Isang baby ay. Ay, po yung baby. Magaling na po, Nay? Hindi yung nagpayat. Parang pumayat. Nga po, sir. Grabe yung ano niya. Pumayat nga po. Grabe po yung pagka ano niya ng ano. Inanohan namin ng tatay po siya tsaka nagsusuka. Pero magaling na po o pinadoktor niyo po, pinagtingin po sa... Pinanohan po sa center. Binigyan po siya ng antibiotic tsaka ng sa lagundi. At yung binili po namin gamot, hindi na ano sa kanya, hindi na galing. Nagpaos kami parehas. Nangkaiiyak. Simula po nung napunta ko dito, yun pa rin yung sakit po niya? Yung pagpunta po ninyo, medyo maayos sa ayos pa, tapos nagkinaumagahan po. Yun, ano na po siya, nagtay na po siya. Nagtay? Tapos nilagnat. Yung paglabas po nung nanay niya, yun na siya, mayroon na siyang, ano, nagtatay na siya, tapos naglalagnat na. Hindi po sangipin po yun? O tumutubo? Sangipin niya daw po. Ah, sangipin? Grabe, sangipin. Tsaka grabe yung pagkaano niya ng matay. Oo nga. Hello po. Hello. Hello po. Ano pangalan niya, nanay? Ano po, ano pangalan ito? Princess Ellie. Princess. Hello, Princess. Princess po. Ayan, pumayat si Princess. Thank you po. May diaper na po ako. Thank you very much po. Tama po yung nabili ko? Small? Yan po. Mayan tapos po. Yung gatas ni Student 1? Tama pa yun? Opo, sir. Ito, ano po. Thank salamat, you very much salamat. Po. So, walang ano man. Salamat po marami. Kay Kuya Bal po. Kay Kuya Bal. Salamat po marami.
Sabi ko nga po mag-uwi na yung asawa niya para maasikaso sila kasi hirap din, hindi ko na din kaya ng ano. Pinapauwi ko na yung asawa niya. Ewan ko ano sabi sa kanya yung asawa niya. Kasi okay. Sir, ano din sila, nakikitira din. Ayaw man din makitira dun sa biyanan niya. Ayun, saan po nakatira yung asawa niya, Nay? Nasa Baguio po. Ah, sa Baguio? Layo naman. Ito po nagtatrabaho. Ah, hindi ba sa Maynila? So, naglipat na sa Baguio. Ah, lumipat na sa Baguio? Buti naman nakalaya ka na. Pinalaya ka. Naawa siguro yung... Salamat ka kay Ma'am Garing. Salamat po kay Ma'am Garing na inano niya na yung kaso. Nilakad. Tagal na daw po, sir, inasinano niya. Hindi na daw po niya, sir, iniintindi yun kasi wala na po sa kanya. Kailan daw po siguro yung mga ano na talaga ng korte, sir. Yung may mga ano na daw po ng mga... kasong ano, yung may mga kaso po kasi sir, may ano sila ng mga pulis na hulihin talaga yung may mga anong kaso. Kaya po, hinuli po siya. Pero sa de po ni Sir ni Ma'am Garing, nakausap po namin, nag-ano kami, kami sa kanya ng ano, okay na daw po, hindi na daw po niya yung ano, yung urong na daw po. Lalo ah, yung Ma'am Garing siya po yung nagkaso po nagkaso sa kanya. Kay ate. Nakita po yung kalagayan niya, na-stroke na siya, tapos... may epilepsy pa. Oo nga po. Yan po yung amo mo? Yung amo mo yun? Yung paral po sa kanya. Yung paral kanya. Sa'yo? Ba't ano bang nangyari? Ba't tinagbintangan ka ng nag-withdraw? Para, bakit nasa yung ATM nila? Wala? Paano nila nalaman na nag-withdraw ka? Hindi ko po alam. Ano lang daw po. Aminin na lang daw. Kaya inamin niya na pinalabas siya. Ganun. Inamin mo na hindi naman totoo na nag-withdraw ka? Para siguro, para makalabas na para lang din siya. Ganun. Sarap po na kalabas na po siya. Oo nga. Sabi nga po ng doktor na habang meron pa siyang ano, dahil ang kaso po sir ng epilepsy daw, hindi mo masasabi na oh, kung ano, kailan atakihin. Kung kailan ang buhay mo. Na para man po Ma'am Garing sa mga bata, na makasama niya pa habang meron pa siyang buhay, na madugtungan pa ng gamot yung pag-iimpilipsi niya, sir. Habang buhay niya, iniinom mo yung gamot na yun. Epilepsy. Kaya kung saan-saan lang po naghihingi ng tulong para po may maiano ng ano, sa epilepsy niya. Patihin nga yung resita mo. Ako na lang magdala, kunin ko na lang. Para ako na lang bibili. Po, sir. Para, kasi ilan na lang nagparalakad nga yan, sir. Kahapon ay hagas ako. Sabi ko mainit pati. Ay maghapon, hindi na sir nag-uwi. Hindi na kung saan na nagkain. Ayan. Galing sa sir kahapon Xerox. Sa provincial, nangingi siya. Yung may ikis, sir, yun po yun sa epilepsy saan, niya. Saan dyan? Ayan, ang epilepsy. Ayong ito, ano para saan yung dalawa? Po sa high blood po, tapos yung pagpalang ng dugo. Pero okay na yan. Okay, epilepsy lang yung... Kaya po siya rin kahapon. Yung bali, epilepsy lang yung, gamot ng epilepsy lang ako bibili. Talaga sir, ang pinaka-importante, kailangan namin hingin. Kasi talagang pag inatake siya, halos minsan ayokong tingnan kasi masakpiril sa magulang. Opo. Na may kikita mong nagaganyan yung anak mo. Na hindi mo alam, lalo na may mga maliliit na bata, wala man din pa kumaitulong. Kasi wala man din kami. Yung pag-iing pilipsi lang niya, kasi sir, meron akong sinasama-samahan nung nag-iing pilipsi. Kaya lang po, bata pa siya. Pinapagamot siya sa naga kasi may pera sila sinasamahan. Ang laki po talaga sir, nung gastos nila kasi bawat tatlong buwan napunta sila doon. Yung bata kasi nung sir, sa ano, sulangit po ang kaluluwa niya, namatay po siya. Pero may kaya pa po yung magulang noon na sa ibang bansa po. Inatake po sa swimming pool yata po sa tubig. Yung kaya po inaano ko sa kanya na ganun na laging magiinom ng gamot. Laging kahit may ano, antabayanan na agad. Maghahanap na agad ng paraan kung paano yung madudugtungan yung may pang-reservang gamot sa kanya. So ngayon, nakainom ka na ng gamot? May iniinom ka pa? Ilang pa yung tirang? Isa na lang. Pinagantawagan nga po niyang kahapon yung asawa niya. Ayun sabi ay magbali na para kahit pa paano, may isang gamot niya yun, tipang bukas, hindi na maghihintay.
Picture, pwede ko pang picturean to? Pwede pong ipakita to sa... Upo, sir. Picturean ko na lang, tapos... Ngayon, bibigyan ko kayo ng pambili ng gamot, tapos... Sunod, ako na lang bibili pag balik ko dito. May dala na akong gamot para sa epilepsy. Ayan. Nakakaawa naman si ate. Salamat po siya. Ayaw kay Kuya, salamat ka. Salamat kay Kuya. Pwede naawa sa'yo yung amo mo. Pinaorong na yung kaso. Masyadong kalagayan niya. Sa, nakakaawa naman po. Lalo na po yung mga bata. Nagano nga po sila ng bahay doon sa katabi ng bayanan niya, madugtong na lang daw. Saan? Saan yun? Madugtong po doon sa katabi ng bahay ng bayanan nila. Saan? Doon po sa katabi ng bayanan ko. Dito lang? Yun dito lang banda? Sir, dito. Diyan lang po ang bahay noon. Kaya lang, hindi sila pwedeng magkisama kasi may ano po yung kapatid ni Macho. May ano, may sakit na... yung na hindi po nakakatapos yung kamay niya, hindi na ano, parang dinusubuan na lang siya pag ano, na stroke po? Hindi po, gano'n na po siya sa mga PW siya, okay. PWD pag nakakahawak siya, sir, ganyan, hindi ka na niya mabibitaw, masasaktan ka na niya. Kasi ganito, nakagat siya nang nahawakan siya, nakipag-agawan sa laruan, nakagat siya. Kaya pag hindi siya na nakakapigil na ano, hindi kanya na ibitawan. Talagang mahigpit yung pagkakano niya. Sabi ko baka maano itong bata, mahawakan o ano. Kaya sabi ko magtabi na lang ng bahay. Mag-ipon-ipon-ipon na lang ng pang ano ng bahay. Eh sabi po nung asawa, baka daw po sunod na linggo, makuha na lang kako ng mga kawayan, kahit na kawayan na ano. Pwede na yun pang harang-harang kako sa panabi. Basta nakabukod sila ng tirahan doon sa bianan niya na hindi sila anuhin ng PWD na kapatid ng asawa niya. So, yung asawa mo uuwi na dito? Sunod na linggo. Sunod na linggo uuwi na. Dito na lang siya maghanap ng trabaho. Malapit. Para magkakasama kayo. Kasi ikaw, hindi ka na makakilos. Hindi ka na pwedeng magtrabaho. Para maalagaan niya kayo. Si baby, pumayat. Sir, grabe nakakawa nga. Sir, grabe ang binagsak ay katawan. Wala na, sir, kaming tulugan. Nagtsinatsagan ko pag ano. Pag unti-unti na, iyak. May ginanang sir at sa awa ng Diyos ay Pero magaling na siya ngayon. Ano na po, may boses na siya na laro na tartawa, tawa na po. Hindi gaya po nung sinun dati talagang gusto ko na siya andarin sa ospital. Kaya lang iniisip namin, pag dinala sa ospital ito, wala din kaming kapira-pira. Tsaka inanuhan na lang po namin yung gamot na ano, yung sa ubo. Tapos hindi man po nagano. At ano po yun ay Biyernes. Biyernes niya yun, tapos pinumagahan Sabado, Linggo pa, wala pa pong center. Nadala po namin yung center nung Lunes. Tinanay niya. Kaya nabigyan po ng antibiotic, tsaka ano po, Lagundi. Yun, nagano na po. Sabi mo, thank you po. Thank you po, Kuya Bal. Salamat po sa tulong po ninyo. Yun po. Salamat po sa inyo. May gatas po, tsaka may daya. Salamat po masyado. Ayun, maraming salamat din at nakalaya ka na, pinalaya ka na ng amo mo. Naawa siguro sa iyo, no? Siyempre, sino mo maawa sa kalagayan mo na yan, tapos papakulong ka pa niya. Kahit sir yung nandun sa kulungan, inaano na din siya na makalabas na, na mapakiusapan nila. Kasi sila din nag-aambag-ambag sila talaga ng sagamot para hindi siya takihin. Matulungan siya ng sagamot. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, ano pangalan, ate? Amo? Yan si Ma'am Garing po. Si Ma'am Garing, maraming salamat po at pinalayo na po si Auyarin. Ayan po. Maraming salamat. Ayan po. Na ano na po yung ano namin sa dibdib na kasi sabi nung dadaling siya sa Mountain Lupa, iniisip namin talaga. Layo nun. Maganda yung iniisip namin. Kasi kung naandun talaga siya, hindi namin nakakayanin. Kasi malayo na. Malayo. Kung paano na pagagamot, hindi namin maabot-abotan na kahit papaano. Ano ba nangyari? Ba't ka pinagbintangan? Sa hindi ano po sabi niya lang nag-video ako doon. Nag-withdraw? Wala, paano ka mag-withdraw? Wala naman sa iyo yung ATM. Pero totoo hindi naman.
Paano nila nalaman na nag-withdraw ka? Kung ano po, ano nila, bayaan mo na po sila kung ano. Nagpasalamat na lang po sa kanila kasi pinarayan ka na. Sa mga anak, baga. Ano sabi ng mga anak? Ayos na po sa kanila. Ayos na? Matagal na daw po sana nilang inaano kasi di niya na talaga kalain na huhulihin pa si Aurelien. Wala na daw po sa kanila kasi nakakuha na sila ng iba din na katulong. Ganun din. Ah, ganun din nangyari? Na, hindi po, yun nakukuha man daw po nila. Gabi na nauwi, baka mabuntisan pa, eh pinapaalis niya na din. Napaaral niya na din. Ay, nakuha. Kaya hindi daw po nagsasulo na lang din sila minsan. Mm-hmm. Kasi sulo, dalawa lang po sirang anak kasi noon ay yung isa nagtatrabaho sa Naga. Ang Naga yun ano, tapos yung isa nandyan. Kaya kailangan may kasama yung matanda. Kaya kahit papano, nagkukuha siya ng makakasama niya na gayon ang gagawain. Mm-hmm. Kaya lang hindi daw siya sinuswerte. Ay nagkano na daw siya kay Aurelien. Kung ano daw sana kay Aurelien, pa-iskwilahin niya pa ito. Oh. Pero ganyan pa nangyari, ay wala mo na po. Salamat na lang din po sa kanila. Salamat po marami sa kanila. Paano naman, paano yung utang mo sa kanila? Yung, wala na raw yun, wala na. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Hindi na po. Ano, kasi nakita po tayo yung katayuan na kahit singilin man daw po kami. Wala na silang ano, sisingilin sa amin at ganyan. Sa impilipsi pa lang yung ano, wala nang maibigay. Siyempre, maawa rin po sila kasi nga yung kalagayan nyo dito. Ano? Nakikitira lang po dito sila sa amin. Marami po kami dito. 10. Ay, dito? 10 kayo dito? Kami 10 pang nasa taas. Ay, hirap kami ilan sila sa taas. Yung anak kong mga malalaki kayo nakikitira dito sa akin. Sabi ko doon sa asawa, mag-uwi ka na. At hindi. Ang hirap ng ganito ang buhay. Ano ba trabaho ng asawa mo doon? Sa mag- construction. Eh, dito. Kung ano, tapay niya dito. Po. Misan sir, nag-ano yun? Nagbibigil. Nagbibikiri po. Tapos, ah, nagbibikiri? Marunong po sila magawa ng ano yung ginagawa ninyo, may palaman. Nabikiri siya. Pandikoko? Tosted. Ah, tosted. Dati po nagagawa ko, nagagawa kami, hindi pa po stroke. Mm-hmm. Hindi pa stroke, nagagawa po sila noon. Bata mo pa, na-stroke ka na? Sir, kasi sa ano daw po, sa stress. Stress? Ano, para isip niya yung nangyari. Problema niya yun. Na buntis pa lang siya, nag-ano na sa kanya yung mga pulis, na nagtago pa siya, natakot siya, pinagparaisip niya, dinamdam niya, yun. Ngayon, huwag mo nang isipin yun kasi nandito ka na, kasama mo na yung mga pamilya mo. Ng anak niya. Ang anak mo. Ayan mo, dalaw-dalawin kita dito. Salamat po. Para matulungan namin kayo. Salamat po, masyado. Bigyan kita ng pambili mo ng gamot. Saan na ba yun? Salamat po. Salamat. Okay lang po yun. Huwag ka nang biyak. Salamat po sa mga nagtutulong. Kay Kuya Bal, salamat po marami. Salamat po kay Kuya Bal po. Sa kamamigis ni Nison. Kung hindi kay Kuya Bal, wala kami dito. Po. Lagi po gawin natin yung pong anak kong itak, yung pong dalaga, nagpilit na po din magpasok. Yung ang kausap niya sir, dito naghahanap siya ng trabaho. Opo. Nagpilit na din po siya sir magpasok sa Naga. Ah, may trabaho na katulong po? Katulong po. Namasukan din na din siyang katulong. Mm-hmm. 6,000 po ang sweldo kasi talagang wala po talagang ano ay, ang hirap talaga. Mm-hmm. Kasi pag may siya natulong din siya, pag napad nung nakaraan po, wala na itong panggatas, nagpadala siya ng dalawa, nagbali na po siya ng ano, ng 500 kasi naubusan ito ng gatas. Nagbili ng gatas. Tapos nakita niya pa ito, natawag, namamaya, sabi niya, gusto ko mama mag-uwi para malagaan ko yung pamanggin ko, kaya lang para tayong idudugtong-dugtong pag wala na. Kaya napilitan akong magpasok na din dito. So, nung simulan mo dumating si Marialin, ay, ay ba? Si Aurelien po. Aurelien. Po. Wala na po siya dito. Wala na siya dito, yung kapatid mo. Na pumasok na siya ng katulong. Sa Naga? Wala malayo naman. Saka si baby pumayat. Grabe nga po, pinayat. Ay, hello, hello kaya, baby. Binaano ko na ng... Princess! Dati po ay nagdididid siya nung may sakit siya, hindi pa niya naubos ang isang bote. Ngayon. Pero po ngayon, kagabi po, nakatatlo na akong timpla sa kanya. Sabi ko nga po, sa akin muna magtabi habang maano pa yung katawan.
habang hindi pa masyadong magaling at di po kaya ng nanay na mag-alaga, baka mabitawan po kasi ay ganyan minsan pag inatake pa baka mabitawan, kaya yung pang ano ay malikot po na din. Hirap po siya pang hinawakan niya. Buti dito pa kayo, lulad niya. Maalaga. Kakayanin po namin. Kaya lang pag minsan talaga magtitiso pa pag wala po talaga. Ay minsan po isang lingguhan yung sweldo ng mister ko. Sabaduhan lang ang sweldo ng mister ko. Yung mga eskwela ko pang apat na mga high school. Lagi po kong module at dito lang sa bahay. Wala ko yung iisipin na pambaon. Ay pagka ano po ganyan, nag-aaral na sila, kailangan po ang baon-baon kahit paano maghapon. Kaya pag minsan po kung ano yung nandyan, pag titisan, pag wala po talaga, wala. Nanangalian na ba po kayo? Ay, siya na po. Nanggano po kami. May inulang po kayo? Nang upo. Nagano po kami, nag-upo. Upo? Oo, ginisa po namin sa sardinas. Sarap po yun? Nang upo. Natutuwa po ako kasi naganyan na po siya. Talaga nung nakaraan po. Kaunting ano po, nag-iiyak po siya. Salamat pong marami sa inyo. Salamat po kay Jesus, kay God, kasi oh. Una, pasalamat ko kay Kuya Bal po. Kay sa Panginoon. Po. Kay Jesus po, kasi malakas na siya oh. Malakas na. So, kasi Aurelien, nakalaya na. Wala nang problema, wala na kayong isipin. Yun talagang sa gamot niya sa impilipsi. Isa sa gamot na lang. Sa ano man po ay talagang tinatakalan ko siya, dinadayit ko siya sa lahat, gulay-gulay. May mga taniman po kami dyan, talbos kanggus, kanggus, ganyan. Minum ka ng tubig, maligam-gam tuwing umaga at hapon. Yun, ginagawa mo yan? Opo, may ginagawa po ni Mama. Kahit isang baso lang, umaga at hapon. O kaya umaga, tanghali, hapon. Yan. Kasi yung tubig na maligam-gam pa yun eh. Parang therapy. Tinitherapy po yung katawan. Yung sir, noon yung pakiramdam ko na nang gayon ako gano'n ang ginawa, sinabi sa akin ng ate ko. Kasi yung ano ko noon, na para siyang nakirot na bigla, sabi ng ate ko ay, mag-inom ka tuwing umaga, huwag ka mo nang mainom ng kape. Yun na muna ang inumin mo, maligam-gam na tubig. Hanggang bago ka matulog, mag-inom ka rin ng maligam-gam na tubig. Ganun din ginagawa ko minsan. At minsan saka, lang. Samahan mo ng pagdadasal para yung sarili mo ay ma-relax na hindi ka magang ano-ano. Saya na oh. Na ano na oh. May gatas ka na, saka diaper. Oh, thank you po. Talaga. Saka baon nila, Lance. May isa. Yung po nagbigay yung kapatid ko, si Ate Ellen po, si Ate Ellen. Salamat po yung binigay nyo kay Kuya Danny, yung binigay nyo po pang gatas. May tira pa po ang isang pakete, tapos yung isinalin ko po. Kasi pag nasain po ako, sinasamahan ko siya ng am. Para po kahit pa paano, may sursustansya po yung am. Pwede na siyang kumain ng am po? Yung ano po, yung sabaw lang po, san ng bigas, yung ano, yung pinagkuluan po, sinasamahan ko po noon. Malapot yun, di ba? Po, sir. Ayan, natungatawa na siya. Natawa na si Princess. Ay, Princess, di ba? Oo po. Nasigaw, masaya po ito. Nasigaw ito. Pag ano. Ganda pa naman, oh. Cute. Nagangganda siya. Kaya lang ito nung magkasakit ay nakakalungkot po. Talagang grabe yung inano niya. Kapag tatay niya. So, ilang araw ka na dito? Ano po? Dami kasi nagko-comment na papatol po daw. Sabi ko, huwag muna. Sabi ko, huwag muna. Sabi ko, huwag muna kasi nga makakalayan na rin po. Kasi, di ba sabi nyo, Nay, na lalabas na rin si Aurelien? Oo, sabi ko habon nun na. Huling hearing nila yung 14 na. Ah, nag-hearing pa kayo? Oo, nung 14 po. Yun po. Tapos si na nakalabas ano? Yun na rin. Kasi great, so labas na siya. Ano po, ako naglabas sa dalawa, tatlo. 14, April 14. Limang awal na po ako nakalabas. Kumusta naman dun sa kolon? Mahirap din po. Lalo na pag ito pa o pag walang paglatas, nag-iisip din po ako. Oo. Kasi wala nga pong paglatas ito. Siyempre po, hirap din po si mama sa buhay. Nakakatulog ka naman doon?
Hindi po. Hindi. Mahirap talaga. Anong naging ano po sa kulungan? Ilan kayo doon sa kulungan? Ano po? 5 ma? Sama-sama po. Sama-sama kayo. Ang babae lang po. O, oh, sama-sama kayo sa isang pulungan. 25. Wow. Mahirap, mahirap na kakulong kayo. Mahirap po. Hindi ko ako dadaanin ko yun eh. Ha? Hindi mo, hindi ko ma, ano, hindi makalain na dadaanan mo yun? Nakakayak naman sa buhay niyo. Alam mo, hindi nakalaya ka naman na. Pasalamat tayo sa Panginoon. Salamat Diyos. Salamat po sa mga tumutulong. Salamat po sa amin. Lalo na po dito sa apo ko sa Pangatas Gatas. Dahil po sa hirap po ng buhay. Yung pawa po niya ay nagko-construction lang. Salamat po marami. Kita po ang bahala sa inyong mag-ano. Maganda. Thank you very much po. Lalo na po kay Kuya Bal. Maraming maraming salamat, salamat po. May sarili ba kayo luti ate? Wala. Doon po sa ito po, sa nanay po intervene ko, yung po sa kanila, sa lula po ng asawa niya, sarili nila yung luti. Kaya sabi ko nga po, doon na lang sila magdugtong ng kahit doon sa gilid lang. Saan yun? Dito, doon dito rin sa daet? Po, ah, dito lang din? Sa tabi niyo? Po, sa dulo lang po na tabi lang po dyan. Kasi sir, yung bayanan din niya, hindi din may ganyan din ang bubu. Kaya lang, sabi ko mas maigi na yung kahit para kwarto. Uh-huh. Please, sarili ninyo yung bahay. Muna. Kahit po ano lang, sabi ko sa katang, kubo. Sa anong kupo, para taray natin ang bahay. Siyempre, kesa po na, siyempre may mas sarili na pa ang bahay kasi wala pong, wala pong tawag dito. Walang... Hindi, wala po ako nung nasa bataan kami, nag-alis kami doon kasi na ganito na po ako. Bataan sa Pampanga? Oo po yata. Doon ka na-stroke sa Pampanga? Nag-uwi na po ako dito kasi ito po binubuntis po. Ate, binubuntis mo doon pa sa Pampanga dati? Nagsarabaho ka din doon? Kaso nag-uwi na din ako kasi nag-stop man. Oo. Tapos nag-uwi na tayo pag sige na doon. Doon na si Arpa. Maudo daw. Ano po ni Mama na uwi ka na kasi stroke ka na. Kasi maalaga sa'yo. Buti dito at malapit lang. Oo, saka kasama mo si nanay mo. May mag-aalaga sa iyo, saka sa mga bata. Kasi wala pa pong pampagawa ng bahay nun. Ano? Sabi po, may mga kawayan po dyan. Marami kami nga po kako noon. Ang bahay namin, nagsimula kami mag-asaway. Takpi lang ay sako. Tapos ay talaga po sir, kami noon, bago kami mag-asaway, takpi namin sako para may bukod kaming isang gara ganyan lang noon. Kami lang noon mag-anak. May tapos ang sahig namin. Pinagdugtong-dugtong na kawayan na biniyak. At least sarili ninyo ka po yung ano. Tama po. Luti. Sa sarili nyo may luti, tapos yung kunti malit lang na kubo-kubo. At least may titirahan kayo kahit kubo lang. Ano, princess? Dami mong gatas na ikaw. Thank you kay Kuya Nilsson. Ano? Hindi na naman mag-iisip si Mama. Sunod naman uli. Ano? May gatas na. Si kanina kinukulit niya na yung asawa niya. Sabi niya, magpadala ka na, bilisan mo natin. Isa na lang ang ano ni Princess. Iisang lak na lang yung princess. Yung gatas po? Yung gatas? Isang timplahan na lang? Ay mamaya, pambali ko at we bisa pantat na po baga lunis. Pulis po baga bali ng construction. Mm-hmm. Sabi mo nga po, sir, pag talagang ano, walang natitira. Oo nga, walang natitira. Wala talaga siya, ano. Wala daw mga ano pa isang ano 500 lang papadala sa akin. Sabi ko sa kanya, sabi ko sige na pwede na yan at pambili ko din ng gamot. Yeah. Sabi ko sa kanya. Kaya ang ginagawa niya, naghihingi na lang siya ng tulong sa mga kinauukulan po. Pumunta ka dun sa DSWD? Oo. Naglakad ka lang? Kahapon po.
Kaya pa po nga kahapon, sabi ko, ang init. Sabi ko, yung naglakad. Tapos hindi pa sila nga nag-uwi ng tanghalian, ng biskut, na punta pa doon siya ng provincial hospital at kailangan daw po yung bagong reseta. Ano, pumunta ka doon? Naglalakad ka lang? Aurelie? Hindi ka sumasakay? Kasi wala pong pera. Wala pong pera po talaga kahapon, kapera-pera. Ganito kasi pag Sabado, swilduhin ng asawa ko, budget na namin yung sa tindahan, sa bigas, ganun. Budget na namin. Huwag ka na lang lumabas. Kung baka mamaya, ano pang mangyari sa'yo dyan sa daan? Kaya mo buhatin? Kaya ko po pa. Dito lang. Nasa lang yung isang kamay mo, hindi makapirsa, no? Ano, princess? Andyan na mama mo. Oh, cute, oh. Princess. Pero usog. Buti na rin nakalabas na si Auraline, mga kalingap. Yan. Maraming salamat po sa amo niya. At siya rin po ang nagpapalabas sa kanya. Naawa siguro. Naawa na yun, oh. Naawa siya. May PWD po? Oo, meron na po siyang nakakuha na po yung kapatid niya, yung pong nagtrabaho na anak kong panganay, nakausap niyo, nilakad niya po bago siya nag-alis, nilakad niya na yung PWD niya, yung niya. Yung 4-piece? Hindi kasi pasali sa 4-piece. Ay, hindi? Mm-hmm. Bakit? Pwede kayo mag-apply doon? Sabi nun, di ba, interviewin yung asawa mo? Opo. Ah, interviewin pa? Tapos hindi man din po, sir. Hindi man po in-interview yung asawa ko eh. Pwede kayong patulong sa kapitan? Kapitan niyo dito? Kasi may, pag nandaw po sa 4-piece, napasok, nahintay daw pong may mag-out bago daw po may masang, may ipapasok. May malabas na 4-piece o kaya listahanan. Opo. Pag may naglabas na po, may nag-out na, saka may easy ipapasok. Kaya po yung nagparapasokan, may inano po dito mga pinatawag na ipapasok. Hindi po siya kasali doon ay. Bakit di sinali? Pangalan. Wala pa po yung pangalan niya doon. Nakapasa na ba nung si asawa mo? Dapat magpasa na kayo para masali kayo sa 4-piece. Tapos PW ka kasi may pinag-aaral ka namang anak mo. Sabi ko nga po, ganito pa lang yung mga anak ninyo. Paano pag malalaki na yan, pag nagkaaral na yan, malaki-laki na din yan, dapat talagang mas mahirap mo yan sarili mo. Si Aurelien kasi hindi na ganyan na, hindi na siya makapag-trabaho. Naglaban nga pong kaunti kanina yung mga damit, ay nagsakit yung ulo, kaya nagtigil na. Sumakit yung ulo mo, Aurelien? Pero ngayon, okay na? Okay ka na? Sabi na tulog ko. Paano na eh, mauwi na po ako. Patuloy na ako, Aurelien. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga nagtulong, lalong-lalo na po kay Kuya Bal. Wala po akong sama sa inyo nagsapa. Salamat po sa inyo, tsaka sa mga vlogger po. Salamat po. Sa Team Kalingap. Sa mga Kalingap po. Yan, salamat. Kay Kuya Bal, led by Kuya Bal. Yan. At kay Ate na vlog. Kay Kuya Bal, maraming kay Ate na. Salamat po. Kay Kalingap Rob. Yan. Maraming salamat. Salamat. Yan po mga kalingap, nakalabas na po si Auraline, yung nanay po ni Princess, yung pinakulong po ng amo. Yan niya na napagbintangan po, nag-withdraw siya. Yan po mga kalingap, buti na lang naawa po yung amo niya. Inurong niya na yung kaso. Yan, maraming salamat po ma'am. Babay na, salamat po Maigi. Kay Ma'am Garing po, yung dating amo ni Auraline, maraming salamat. At naawa po kayo sa kanya. Yan po, nagtiyaga na po siya. Nagtiyaga po siya doon. Alas 7 pa lang daw po nandun na siya. Si Ma'am Garing. Tapos nag-hearing po ay siguro mga alas 10 na. Okay. Nagtiyaga po siya kahit mainit po doon. Maanuhan lang po niya na i-out niya na po talaga na yung kaso. Yung kaso ni Auraline. Maraming salamat po, ma'am. Sobra pong salamat sa inyo. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. Diyos na pong bahala sa inyo. Salamat po. Diyos na pambala sa inyong maganti na. Oo, gumanti. Ng po. Kabutihan po. Salamat po. Maraming salamat. Ayan. Nay, mauwi na po ako. Po, salamat po. Princess, bye-bye. Thank you very much po. Ay, picturean ko to ah. Ako na lang bibili ng gamot mo pag punta ko dito. Sa epilepsy. Yan po, may ikis yata, sir. Yan, may ikis. Pag umiinom ka nito, hindi ka na sinusumpok. Ilang beses ka sa isang...
Dalawa? Wala, hindi, wala kang nararamdaman pag uminom ka ng... Wala naman? Wala. Hindi naman sumasakit yung ulo mo, gano'n? Hindi. Hindi, sige. Mapatit-up din po ako sa bubunit sa'yo kasi sabi po nila sa akin, dalawang ay tatlong buwan daw po magpatit-up daw po ako. Late. Tatlong buwan? Opo. Tapos check up ulit? Opo. Saan ka ba nagpapacheck up? Sa provincial po. Ah, sa provincial? Sa provincial. Sige. Sige, ako na lang bibili pag pagbalik ko dito, Aurelina. Opo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat po. Hindi siya pinapabili. Sige, dadaling ko na lang to. Opo, salamat. May copy ka pa dito? Opo. Sige, sige. Salamat po. Ako na lang bibili. Sige po, Nay. Thank you po. Aurelin, maraming salamat ha. Salamat po sa mga kalingap. Mm-hmm. Salamat po. Sige po. Bye-bye po. Balik na lang ako dito ha. Sige po. Princess, bye-bye. Thank you po. Magaling na si Princess. Marami pong gatsan pa mga apo ko. Salamat po. Salamat po. Ilang beses sa dumududunay sa isang araw? Ang ano po, sir? Ilang beses sa dumududo sa isang araw? Sa gabi lang po, sir. Nakaka-apat. Pag maganda na po yung pakiramdam niya, ganito po kagabi, nakaka-apat po akong simpla sa kanyang gatas. Maganda na po yung dede niya kasi mabalik na naman po yung lusog ng katawan niya. Para po mabalik, magigilak ka to. Sana tumaba siya kasi pag mataba siya, cute. Bye-bye na siya, bye-bye. Bye-bye, Princess. Salamat po. Sige po, Nanay. Salamat po. Aralin, salamat ha. Sige. So yun, mga kalingap. Maraming salamat po. Asaan mo ni Aralin po, mga kalingap. Ayan, at naawa po sa kanya, pinalaya na po siya. Inurong po yung kaso. So yun, mga kalingap. Maraming salamat po, ma'am. Ayan, at makalaya na pala si Aurelin. Ayan po. Sa po yung pinakulong ng amo niya na napagpintangan po siyang nag-withdraw. Ayan, mga kalingap. So ngayon, sobrang init na, mga kalingap. Eh, commute lang po tayo ngayon. Wala tayong service. Ayan po, mga kalingap. Yan po, shout out po kay Ate Lila Sina. Yan po. Sa lahat po ng viewers po natin, shout out. Sa mga bagong subscriber po natin, shout out po. Maraming salamat po. Sa mga dating subscriber po, yan, shout out din po. Maraming salamat. Sa lahat ng OFW po, shout out. Ang init. Nag-aantay tayo ng tricycle. Yan. At huwag mo dating pong kalimutan suportahan po Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab. Yan, saka si Atina Vlogs. Yan po. Siyempre, pasubscribe din po mga Kalinga, pasupport po sa aking munting channel. Yan, Nelson Vlogs po, mga Kalinga. Yan, maraming salamat po. See you next vlog po. God bless po sa lahat. Bye-bye. Magabang muna tayo ng tricycle kasi nga mainit maglakad. Iitim tayo mga Kalinga. Joke lang. Ayan. Bye-bye po. Yeah! Yeah.